Kamusta? Hello, hello, hello. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay lahat nasa mabuting kalagayan. Lahat ng mga OFWs na katulad ko, sana po ay ligtas tayo, lalong-lalo na sa pinagdadaanan natin pandemic ngayon. Saan man po kayong dako ng mundo, nasa Amerika man kayo, nasa Europe man, nasa Singapore, nasa Malaysia, nandito man kayo sa Middle East, sa parte ng Middle East, sana po ay ligtas tayong lahat. Kumusta po? Kaway-kaway muna sa mga friends ko, sa mga subscribers ko. At saka, sa mga hindi pa po pala nakusubscribe sa akin, baka pwede naman, pakisubscribe na po, pakipindot na, pati po ang notification bell, para naman po ay ma-inform kayo tuwing pong mag-upload ako dito sa YouTube. Anyway, salamat po sa mga nag-subscribe na sa akin at sa muli sa hindi pa nakaka-subscribe, paki-subscribe naman po. Salamat po. Okay, anyway, fresh pa lang pong balita ito. Ang pasukan po ay bali dapat supposed to be on August 24 pero po extended na po siya until mag-start na po ang klase sa October 5. Na i-announce pa lang po ni Ma'am Briones. Okay, so October 5 po ang start ng klase sa Philippines. Anyway po, magbibigay lang ako ng reaction na tungkol po sa ano sa PhilHealth, okay? Katulad po ng dati, 'di ba ang pinag-iinitan talaga nila ay ang mga OFW kung saan pending pa nga na may pag-asa pa rin para sa kanila na talagang i-mandatory mag-contribution ang mga OFW. Wag naman po. Okay? And then sa ngayon po ang nangyayaring nakawan sa PhilHealth na kung saan talagang lantaran nilang talagang milyon o trilyon ang nawawala at ninakaw ng mga official ng PhilHealth. I don't know exactly kung talagang official lang, mga matataas lang o pati sa baba. So dapat siguro katulad ng Senado ngayon ano, ang Senado, andyan na naman. Imbestiga, imbestiga, imbestiga. Yani, gastos, gastos, gastos. Galing kanino ang ginagastos? Sa mamamayang Pilipino. Sa taong bayan. Sa taong nagbabayad ng buwis. Ayun, doon ninyo kinukuha ang panggastos. Okay lang sana, basta pag nag-imbestiga kayo, hindi lang hanggang imbestiga. Asa na, ay dapat hindi lang yung sasakay lang kayo sa kung anong meron ang nasa latest news na ngayon, doon lang kayo mag-iimbestiga na mag-iimbestiga pero walang nangyayari.